Camera na muna. Kasi i-play mo na lang. Okay guys, nandito na tayo. So, ang pagbabalik ng api mga tropa. Ay, MPGL na tayo. At ito po ang pangarap natin. Nakikita nyo sa likod. Ayan po ang pangarap. Di pa rin namin papalitan to. Hanggang TI5. Dito ka lang. Kalma lang tayo dyan. So, ayan na. So, first game natin. Mineski, Gigabyte Mineski. Tignan natin kung makakabawi yung mga tropa natin. Gagaling lang sa very disappointing campaign para sa TI. Yung makakalaban nila, walang iba kundi Imperium Pro Team. So, punta na tayo sa laban. Pickings na actually. Nagpick na eh. Nagpipick na sila. Nakoy. Takoy. Ayun. So, ito na guys. Meron ng mga hero eh. So, tignan natin. Current hero for Gigabyte Mineski, Ember Spirit, Trend Protector, at saka Ancient Apparition. Para naman sa Imperium Pro Team, Wait lang. Ano ang hero sa IPT? 10 seconds. Yun, para sa Imperium Pro Team, Shadow Demon, Centaur War Runner, Mirana, and Weaver dito. 4th pick para sa Mineski, si Darkseer. Okay na ba? Meron ba sounds Nico Baby? Malinaw? Sounds malinaw. Okay ba kayo dyan sa chat? Oy. Okay na ba kayo dyan? Medyo marami pa rin nanonood kahit hindi na TI Qualips ha. So, kalimutan na muna natin ang TI Qualips. Dito tayo sa Mineski Pro Gaming League. Season 6 mga kaibigan, bakbakang classes muna tayo. So, Rakne 2. Duno, ba't nyo kasi pinagka-strike? Natalo. Sige. Okay. Sige guys. O, binabati ko lahat ng nanonood. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ah, hapon pa lang, marami na nanonood ah. O, sige, habang pumipig sila, pabati muna tayo mga tropa. So, for current ban heroes dito para sa laban natin na to, Doom, Viper, OD, Nyx, and Pak para sa Mineski, para naman sa IPT, Invoker, Batrider, Naga, Elder Titan, and Lanaya. Yan ang ban nila dito sa laban na to, mga kaibigan. So, hindi, kompleto pa rin naman ng player. Walang stand-in dito. Kompleto lineup dito. At si Jay Taber, ang umipig dito para sa IPT. Shout out from San Diego, California. Binabati ko yung mga taga San Diego dyan. Si Mr. Nico, 93, 16, and 2. Ayan, binabati kita. Binabati ko lahat ng nanonood sa live stream, mga tropa. So, taxery lang tayo. Again, iniimbitahan ko kayo lahat pumunta sa darating na linggo sa SM North EDSA sa Cyber Zone sa May Annex, kung saan doon gaganapin yung finals, yung LAN finals mga kaibigan ng MPGL 6-6, di ba? 6-6. Oh, yung top 4 doon gaganapin. Siguro the 6. Oh. 6-6 na ngayon, di ba? Ah, 6-5 pa lang. Oh, 6-5 pa lang pala. So, kalma lang. 6-5. Oh, teka, tanong nga ako eh. Last week dito for IPT is Earthshaker. So, they will have SDES dito as their support. Ang kanilang core heroes, Weaver, Mirana, and Centaur War Runner. For Mineski naman, they got Darkseer, AA, Trent, and Ember Spirit. So, tingin natin AA and Trent dito ang support for Gigabyte Mineski. They got Ember Spirit dito as their main carry hero. Offlane Darkseer, malamang si Jesse ba siya gamit dito. And we are just waiting for the last pick dito of Gigabyte Mineski. But wala si Trike, Boss Duno. Last mo sa dust mo eh. Kaya wala muna si Trike. Hindi muna natin siya pagkakasin. De joke lang. May busy ata yung tropa natin umuwi. So, from Australia with love, Bianca, si Ferns Kiosk, pinabati kita, taga Australia daw siya. So, kalmalilong lang tayo mga kaibigan, easy crazy lang tayo dito. Hanggang gabi pa tayo magkaka, so, best of two matchup to between Gigabyte and Imperium Pro Team, so kalma lang tayo. Ten seconds.
So, down to the last 10 seconds ay dito, iniisip ng Gigabyte Mineski. Ang susi rito para sa Mineski, kalimutan muna yung nangyari sa kanila. And they will go for Faceless Void last pick dito, mga kaibigan. So, Void, Darkseer, and Ember Spirit ang magiging hero dito for Gigabyte Mineski. So, tignan natin. Kalma lang tayo. Tayo mga kaibigan. So, tignan natin kung ano magiging lineup dito or laning dito for Mineski. Eto, nagmamadali sila. They are heading now for the top lane dito, mga kaibigan. So, wait lang muna. Sandali lang. Papakita ko lang sa inyo yung face-to-face. Ayan ang mga player dito for yun. Ayan. At yan ang mga player dito for na magbabakbakan para sa Mineski. It's Jay, Jesse, Bash, Owa, Inma, and Gio. At para naman sa IPT, it's DDG, si Milan, si Jay Taber, si MRBS, at si Splendid. At dito papasok na tayo sa laban, mga kaibigan. So medyo iba to. Apat ang hero for Mineski dito sa top lane, but there will be an advanced observer dito. So para defensive wards na rito, para makita nila if ever meron magtitipi dito for Mineski, at maagang word placement yan for team IPT. Samantala, IPT playing Weaver in their off lane, they will play Mirana in the mid lane, and ESSD and Centaur dito ang magiging try lane for team IPT. So, tingnan natin kung saan lalabas ang rune dito, mga kaibigan. Again, this is your Mineski Pro Gaming League. Play up, play down, group stage tayo. Best of two between IPT and Mineski, mga kaibigan. And there's a double damage rune makukuha dito ni Centaur War Runner para dito sa tri-line nila. And Jesse Bash needs to be careful, especially nandito siya sa off lane at madali siyang mabibigyan dito. Ito, nakikita nyo naman, Splendid and Jeta Bear is hiding on the trees. They are looking to for a first blood dito sa laro natin, mga kaibigan, dahil alam nila kaya nilang pumatay dahil may double damage dito si Centaur Warrunner. And here is Mr. Bash. Tignan natin kung bababa siya sa trap. Oop, hindi lumalagpas sa guhit ng kamalasan dito si Jesse, mga kaibigan. Ito ang guhit ng kamalasan, yan. So hindi na nga nakakaalam yan. Ito ang guhit ng kamalasan dyan, nakikita nyo naman. And Jesse Bash playing it safe, realizing na nawawala yung dalawang support dito for IPT, and alam niya rin dito na merong double damage rune etong Centaur War Runner. Samantala, silipin naman natin last hit and denies dito. In the mid lane, it will be Mirana, Regu, up against the Ember Spirit dito of Mr. J. At eto, tignan natin kung paano mag-scale up si J. Isang melee hero laban dito sa isang range hero na Mirana, and J will get the last hit on that creep. And he is now up to 0. And Mirana is 4-2 dito. Centaur War Runner, however, is 6-6. And they will go for Mr. Bash dito. Tignan natin kung mapapatay nila si Bash. Bash is in danger. And Jesse will go down. First blood dito. And no chance of surviving doon sa wombo combo dito ng Ethereum Pro Team. And IPT getting the first blood in this game. Samantala, in the top lane, Weaver. Eto, nagmamalaipis mo dito. Susubukan niya pumatay dito. He will try to go for AA. Pero hindi niya pipuwersahin ng issue, mga kaibigan, dahil alam niya pwede siyang mamatay dito. Void is now up 7-5. Ang Void ni Mr. Paseo rito. Make that 8-5. At pero ang dalawang sumusunod na hero is for team IPT dito. So, medyo kalma lang dito ang Bo Team. No smoke yet coming from Bo Teams dito, mga kaibigan. Mineski, meron silang sentry wards dito, so they can actually kill itong Weaver, but Weaver will wisely Sukuchi out dito. And eto, mukhang bakbakan dito, tignan natin, there's the chilling touch dito, and Weaver going down on the side lane, mga kaibigan. And Milan going down dun, at napakakati Kuya Eddie ng chilling touch coming from the Ancient Apparition. And Mineski is now up 2-1 in this game. So early kills going for both teams dito, pero Mineski now up with 2 kills on their side, and Void is now up to 1,000 gold dito. Ember Spirit naman ni Mr. J. Ito,
Ah, hindi. Ethereum pala yung app. Napatay wala si Jay sa gitna dito. So, kalungkutan, Kuya Eddie. 2 kills pala rito. And there is the disruption. Arrow. Tumama sa creeps. There's the searing chain. And, nako, nanganganib dito si Jay. Pero Jay will survive. At mapapatakbo niya pa rito ang SD, mga kaibigan, na with the his rune dun. So, maganda pinapakita rito ng team IPT. They are up 1 kill dito sa laro. Mirana and Centaur having that kill. At si Paceless Boy naman for Mineski will get that kill on the Weaver kanina. At naka 4-man shield and boots na dito etong Paceless Boy. In terms of network, tingnan natin. It's 1,600 for Void and 1,600 din for the Centaur War Runner. However, Jesse Bash on the bottom lane, eh, medyo nahihirapan ng kuya natin dito with just 10-0 dito. So, kailangan ni Bash dito ng item. And here's Jay going for the Mirana. Pero Mirana will just leap out of trouble dito, mga kaibigan. Now, Mirana got battle dito. And he will be able to secure a double damage rune on the top side of the river. And he will head towards the top lane. Tignan natin kung anong plano rito. Ah, hindi. Babalik ang kuya mo. So, binabati ko lahat ng nanonood online, mga kaibigan. Mamaya, mga magpapabati, babatiin ko kayo, kaya luxury lang tayo. Here is a sentry ward placement dito for IPT. Will they try to go for Boyd? Boyd is in trouble. Napapalibutan siya rito. ES, nagpakita na, pero walang initiation coming from IPT doon. They could have killed itong Paceless Boyd, pero hindi nila pinwersa ang issue, mga kaibigan. SD is still waiting, patiently waiting on the side. Tignan natin kung anong gagawin nila rito. Pero makikita dito, there's the chilling touch, there's the disruption. Tignan natin kung mapapatay nila. And Boyd will not be able to kill itong si Shadow Demon dito. 2-1 pa rin ang ating score, mga kaibigan. They are still up 1 kill dito ang Hyperion Pro Team. And Jay going down in the mid lane for the second time around. Nakipag 1-on-1 with the Great One na naman, mga kaibigan. At mukhang tinamaan siya ng pana doon. At 2-0 to na si Jay dito sa mid lane. So, this is looking bad for Mineski. Let's see the gold grab. It is Mineski ahead by 250 gold dito, even though they are down 2 kills, mga kaibigan. And in terms of experience, Mineski is also ahead by 500x. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero sila'y namamatayan dito. Mainly because itong support cap of Shadow Demon and ES for IPT, eh medyo nagbababad sila rito sa kangkong at hindi naman sila nakakakuha ng kill. And Boyd, baiting himself dito, mga kaibigan. Tingnan natin ang plano. He is now up with the threads. ES is on position. Weaver's going in. There's Weaver spotting up the Trend Protector. Alam ni Boyd, mabubuhay siya rito. Hindi siya kayang patayin dito because of the living armor, level 2 living armor coming from the Trend Protector dito. So in the mid lane, tignan natin, Ember Spirit makakakuha dito ng Haze Rune. And Mirana going for face boots dito sa laro natin, mga kaibigan. Samantala, silipin natin ang bakbakan sa bottom lane. War Runner is now up with a Tranquil Boots. And etong Weaver ni Mr. Bash is now up with a Soul Ring and Boots dito. So expect Bash to farm more dahil meron na siyang unlimited source of mana rito. At kaya niya mag-farm dito kahit tri-lane, eh. Ang nangyari ngayon dito, eh, naging solohan. At ang nalaban, eh, nalipat sa top lane kung saan naging tri-lane versus tri-lane ang labanan dito. They try to go for Boyd. Boyd goes in dito. There's the disruption. Here is Jay. And mukhang makukuha nila yung kill dito. Uy, but there's the hide coming from Mirana and they are still searching dito for Splendid. And tignan natin kung makakataka si Splendid dito. And Splendid will walk out of trouble, mga kaibigan. Salamat sa hide coming from the Mirana. At medyo bosset factor yun pagdating sa side ng Mineski because Jay rotated in the top lane, yet hindi sila nakakuha ng kill dito. So magandang senyales para sa IPT dito. Pero ito, Weaver nakikipagbakbakan kay Paceless George. Tingnan natin ang last hit and deny. Boyd is now up 39 and 16. At eto na, Darkseer is 34 and 4. Mirana, however, is 34 and 4 also. So medyo dikit lang ang Mirana and Darkseer dito. But Boyd, eto ang kailangan solusyonan dito ng IPT. Dahil if ever this game goes to late game, magiging problema ang Boyd. Eto, tingnan natin kung they will try to go for Boyd. Pero hindi, there again the time walk. Chrono, mga kaibigan, coming from Boyd. There's the pressure to stop Boyd. Pero tingnan natin kung mapapatay SD. Oop, and uy, but there's the magic stick.
Nanganganib siya rito. And Boyd will get the kill dito. And they will also manage to take down yung Earthshaker. And Mineski is now even dito sa scoreboard natin, mga kaibigan. They managed to take down 2 support of Team IPT in this game. And let's see the lineup in the bottom lane, the matchup there. Now, Jesse is up also with an Arcane Boots dito. So, napakalaki ng mana pool for Mr. Bash dito. And Bash is having his way in the bottom lane. Now, up to 44-4. Lamang na siya sa Center War Runner dito na dapat lamang sa line-upan la. Pero Jay, in the mid lane, is 31-9. And dalawang beses na siya namatay dito with 0 kills and 0 assists. Medyo mabagal at masama yan for Mr. Jay. But Jay, trying to go for Mirana rito. Tingnan natin kung anong gagawin niya. He got a regeneration rune, kaya pwede siya mag-asim dito. And Jay will manage to take down the creeps. Pero uy, nagsasayang dito si Jay. Tingnan natin kung makahabol siya rito. Here's Mirana. He can leap out, leap in dito, mga kaibigan. He got level 4 starfall. There's the arrow, pero cooldown ang leap ng Mirana rito. And Jay will survive 3-4-3 in terms of kill tayo dito, mga kaibigan. So napakainit ng laban natin, mga kaibigan. Eto, network din. So Boyd is now up to 3-9, pero hindi nalalayo ang network nila ng Mirana dito, mga kaibigan. Again, this is your Mineski Pro Gaming League Season 6 League 5 tayo, mga kaibigan. This is still the group stage. Play up, play down bracket tayo. This is Mineski versus Imperium Pro Team, mga kaibigan. So kalma lang tayo, medyo easy lang tayo. Pag-usapan muna natin yung mga ibang bagay. Sino yung mga nanood nung nakaraan ng laban ng Mineski, no? Nakakapanghinayang eh. Ako, napa-absent ako kahapon dahil sa panglulumo ko eh. So medyo, sino ba namang di manlulumo sa mga nagana? Medyo nakalamang sa atin yung mga Thailander. Nakita ko pa yung mga meme ng mga caster kay Trike at saka kay Lon. Medyo nakakatawa. Pero masaya rin eh, no? Masaya rin talaga ng experience na manood ng mga ganong klaseng laban. Yung di mo alam kung sinong mananalo up to the last minute. Saka maganda naman yung pinakita ng team. So, wag lang silang mawalan ng loob. Marami pa rin ang sumusuporta sa kanila rito. So, ako, sumusuporta ako. Ewan ko lang sa mga haterade. Tingnan ko yung mga haterade, nagbunyi. Nagkaroon na naman sila ng rason para itype yung paborito nilang word, eh, no? Yung disband Mineski. Pero, alam nyo, sabi nga nila, hindi naman talaga mawawala ng hater kasi hindi mo naman mapipilis lahat ng tao. Especially, may mga ganun talagang tao, eh, no? Nabubuhay sa kalungkutan ng iba. Hindi natin maiwasan yan. Pero kanya-kanyang trippings lang yan. Pero ito, Weaver, trying to go for AA, pero napainan siya rito. There's the Chrono. Oh, at ililigtas pa ng Boy dito ang Weaver. And what a bait there coming from the Ancient Apparition. And just on time, Faceless Boyd, Chrono para dito sa Weaver. And on the bottom lane, magkakaroon ng kill trade dito. Mamamatay ang Centaur, pero mamamatay din ang Darkseer. Pero namatay din yung Shadow Demon. Napakalungkot Kuya Eddie, at pinatay ni Jay sa top lane. So 4-6 is the score. Mineski is now up 2 kills, mga kaibigan, dito. So Mineski, they are looking good in this game. And Boyd starting now to pull away in terms of network. He is now up to 5,000 network dito. And nakakatulong sa kanya yung kill niya doon sa Weaver on the top lane. And Weaver is just 2,400 pagdating sa network. Medyo malungkot itong Weaver, especially siya yung carry hero rito para sa kupunan niya. Pero ito, there's the rotation coming from Mirana. They are now rotating towards the top lane. Weaver is there, so is the Shadow Demon. Tignan natin kung makakaset up sila ng kill. They can easily kill Boyd if matatimingan nila yung palubog arrow dito. Pero Mask of Madness ang item choice dito ni Mr. Paseo, mga kaibigan, for his Faceless Boyd. Ito na, gabi na, pwede na nilang samantalihin ng pagkakataon. But there is a observer ward dito para kay Paseo, at masisipat niya na pagpaplanuan siya na masama. And Paseo will wisely go back to the safety of the tower. That Trend Protector is also in the top lane now at level 5, mga kaibigan, at malapit na siya magkaroon ng overgrowth dito, which is a big plus para sa kuponan niya rito. Center War Runner now with the dagger. They can initiate properly na dito, pero they will be spotted dito. Hindi, makikita to kasi merong creeps at merong sentry wards dito. So abot yan, abot ng Faceless George yan. And but there's the fortification coming from Mineski. They are looking to defend this tier 1 tower in the top lane. Tignan natin, 5 heroes
for IPT is on the top lane, pero hindi nila mabarag tong Torre because of the living armor coming from the Trent Protector dito. And here's Void. He goes in for Weaver. There's the ulti coming from A. There's the disruption. Tignan natin kung babalik. Echo slam. And there's the blinking coming from Centaur. They managed to take down etong si Void. And it will be a 3-kill going for IPT. And War Runner with that double kill. Medyo mali ang time, ang ano, time walk dito for Mr. Paseo. Napunta doon siya sa loob at napakagandang disruption coming from Shadow Demon doon to save Weaver, especially tinamaan si Weaver doon ng ultimate coming from the Ancient Apparition. And just like that, IPT is back on top with a 1-kill advantage. Pero in terms of gold, Mineski is now up 2,000 gold, and in terms of experience, it's now 0, mga kaibigan. Pero Darkseer is on the bottom lane. Medyo napabayaan na siya. Pre-farming there for almost 5 minutes itong Darkseer ni Mr. Bash, and he is now up to 1,700 gold, mga kaibigan, dito with Arcane Boots and Soul Ring and another Ring of Regeneration para sa kanya rito. So medyo kalma lang, pero ang ganda rin lang ginawa rin ng ano eh, no? MVP dun sa Mithras. Kudos to MVP showing what Korean Dota is all about. At sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, may malaking pagkakaiba kasi ang Korea sa ano eh, sa ibang mga bansa. Here there's the disruption. Here is Jesse Bash. He will try to get the kill on the Shadow Demon, and they managed to take down Shadow Demon. They actually managed to take down two heroes. They also take down yung Centaur War Runner. At eto, uy, Weaver. Kalungkutan kay Weaver doon, mga kaibigan. Papel. Lambot sarap siya doon, mga kaibigan. At etong si Faceless Void. Going for Ogre Axe dito. At mukhang BKB will be the item choice here of Faceless Void. Alam nyo ba kasi, mga kaibigan, sa Korea, hindi sila naniniwala sa malakas na player. Naniniwala lang sila ron sa magaling na sistema. Naniniwala sila na kahit sinong player, basta may disiplina, tapos pumasok sa training program nila, eh magiging magaling. Hindi kasi sa uso sa Korea yung mga solo player na star eh. Kung ganun ka ron, ang laro mo, StarCraft 2, hindi Dota. Kasi pag doon sa Korea, pag sinabing team game talaga, kakita nyo naman kung paano sila maglaro ng League of Legends 2, di ba? At currently, bago lang ang Dota 2 doon, pero nakita nyo naman yung laruan ng MVP Phoenix. Hindi natin may kakaila na napakagaling talaga. Meron silang sariling playstyle, meron silang sinusunod. I mean, meron silang plano pag lumusob sila, at nakita niya naman, picking very unorthodox hero, yet super successful nila dun sa mga naging laban nila. Eh, kudos din to MVP dun sa ano yun. Pero eto, tignan natin ang bakbakan. They try to go for Jay in the mid lane. Four heroes going for Jay. Jay going down, at there's the Petsai, mga kaibigan. Pero it is too late. Dito, mamamatay si Jay, and Mirana. Tignan natin mukhang Mirana will go down dito. Pero double kill for the War Runner. Nagahabol sila rito. Tignan natin ang plano, at walang mamamatay sa kanila doon. Pero the problem here still for IPT itong Faceless George, mga kaibigan ni Paseo. Pre-farming in the bottom lane. At ito, here comes the TP coming from Boyd. He will try to chase. They go for ES. There's the Echo Slam on 3, but he will still go down. Chrono on the Weaver. Palo sa mukha. Yapi baller. Boom! Panis! At pinalo, double kill for Mr. Paseo, aka Sad Boys. Nagtatago siya sa pangalang Sad Boys, pero hindi natin may kakaila na Sad Boys talaga ang mga Mineski ngayon. Binabati ko nga pala si Gio dahil birthday niya. Opo, mga kaibigan, birthday din ni Mineski Gio ngayon. So sabi kasi niya sa status niya, kailan daw kaya magiging masaya yung birthday niya. Well, baka masaya naman. Malungkot lang talaga yung nangyari. Well, actually, hindi lang naman siya yung malungkot eh. Lahat naman ng umaasang mananalo or makakapasok ang Mineski dun sa TI, eh nalukot. Pero ganyan talaga ang buhay, mga kaibigan. Sadyang may mga nangyayaring kabiguan at hindi lahat ng plano eh natutupad. Pero wala eh. Ganun talaga nangyari. Pero sabi nga nila, hindi naman nasusukat dun
ang karakter ng isang tao or isang team. Eh kung paano sila makakabangon mula dun sa pagkalubog na ano nila. At eto, dito natin makikita kung makakabalik ba ang Mineski dun sa true form nila. Pero mukhang it will be too late for them if ever makabalik sila. Dahil road to TI5 na sila technically. Wala na sila actually chance ang makapasok sa TI4. Pero syempre, ang gagawin natin, walang iba, kundi supportahan yung mga kapitbahay natin, dalawang Malaysian team na nakapasok. Ibig sabihin, ang Siri dyan, may dalawang pambato na, yun eh, yung Titan and Arrow dito. At syempre, may chance pang makapasok yung MVP. Pero ito, they again go for Ember at Rico Yan Foundation dito. At huli na naman ang Pechay Gaming dito ni Mr. Gio and Jay going down for the fifth time in this game. Kalungkutan gaming pa rin para kay Jay, pero okay lang yan kung si Jay lang namamatay dahil ito pa rin ang bubuhat sa kanila rito. Pero Faceless Void now up with a BKB and his ulti is on cooldown by 10 seconds. Tignan natin kung they will try to defend the mid lane dito. There's the teleport coming from the Faceless Void. Warrunner will be up on the jungle. Tingnan natin kung tatalon sila. They are forced to use the fortification dito, mga kaibigan. And Void is on the mid lane. Tingnan natin. In terms of net worth, he is now up to 8,100. Mayaman ang Faceless Void na to ni Mr. Paseo. And I think Mineski will be looking to push here in the tier 1 tower in the mid lane, mga kaibigan. So isoli na rin muna natin yung hashtag Labang Pilipinas sa Gilas Pilipinas, mga kaibigan, kasi kailangan nila yun. Pero ito, Void going in dito. Ay hindi pala, si ano pala yun, sa si Void, si Faceless George. Ah, dito. So nag-aabol ang Mineski dito. At eto, here comes Jay going in na naman. At mukhang babagsak na naman si Jay. Pero there's the Living Armor. Here comes the Searing Chain. Jay will escape. Malakanon bulang kuya mo dito. And they will manage to take down the tier 1 tower in the mid lane. Pakanoorin natin ang galawan ni Paseo dito. Anong tunay na pangalan ni Gio? Jose. Diba, Jose? Pero sa Facebook, Gio Ramolete yan. Actually, si Gio, Jay din yan eh. Jose. Si Owa, Joshua, si Jesse, si Bimbo, Jay. Si Paseo na lang yung hindi Jay sa kanila. Dati si Jules, saka si Joven, Jay din yun. Kaya nga Mineski, laging team Jay. Pati si Woods, James Kenneth din yun. So karamihan ang pag Jay ang apelyido mo at malakas, magaling ka magdota, malamang mapunta ka sa Mineski. Wag lang Junior, kasi medyo bogsa yun. Oy, Junior! Oh, di ba? Talk back else ka dun. Para balik muna tayo sa action ng sa laban natin. 10 to 13, easy crease lang, mga kaibigan. Binabati ko ng magandang hapon lahat ng nanonood online. 1,400 viewers online tayo dito sa ating Mineski Pro Gaming League 6-5 Group 5, mga kaibigan. 1,400. Di tayo nag-exage ng ano. Pero ang kulit talaga ng meme, no? Yung sila Lon, mga kaibigan, no? Yung sila ng Trike, tapos napasad boy sila. Napanood ko yun, eh. Yung mga... Tapos, nag-cheer sa taas yung mga Thailander. Pero, ganun talaga, mga kaibigan. Sabi nga nila, sa isang laban, required na merong manalo at merong matatalo. Merong isang lugar na sasaya at merong isang lugar na malulungkot. Given yun. Hindi competition yun, kung tabla. Walang ganong competition. Pero... nagkataon lang na tayo yung na-olats. Pero sabay naman yung Thailand. Pero it's either way naman eh. Kung tayo naman sasaya, malulungkot din sila, diba? Ganun lang yun. Wala talagang makakapag-please ng lahat dahil may masasaktan at masasaktan na damdamin. Pero nagkataon lang na tayo yung masakit na damdamin doon. O kung hindi pa ako nakakamubon eh, kung alam nyo lang. Hindi ako nakatulog. And here comes the arrow. Pero hindi tatama ang arrow dito, mga kaibigan. So tignan natin. Faceless Void. Ay! Si Dark here with now with the dagger and mecha up on him, so medyo team fight oriented etong Dark here na to, mga kaibigan, for Mineski. So tingnan natin kung anong gagawin nila rito. At alam nyo, sabi nga nila, sa mga ganung pagkakataon, bigay na muna natin sa mga haterade dahil wala tayong magagawa eh. Tumama sila ngayon. Pero here comes the Chrono, mga kaibigan. Pinakita ni Faceless George si Shadow Demon dito at killing spree na si Paseo is now up to 2,200 gold dito. And Jay going down naman dito sa top lane. Mas malungkot dito dahil si Jay binabaugbog. Mukhang si Jay di pa nakakamove on sa pagkatalo nila, mga kaibigan. At
ang standing niya ay 1-6-3. Medyo sad boys din siya rito. So, tignan natin kung anong bubuin ni Paseo dito. So, medyo kalma lang tayo dito mga kaibigan. So, kung gusto niyo mga maging updated sa mga tournament at sa mga kung ano-ano pang bagay na nangyayari, especially sa C and Philippine region about esports or Dota 2, eh, mag-subscribe lang kayo syempre or visit mineski.net, follow Mineski Events Team and the Mineski Dota fanpage. Kung gusto niyo maging updated sa mga tournament, yan yung mga kailangan niyo i-follow. And of course, kung interesado kayo, please follow Lone Trike Bianca and me sa Twitter and Facebook. Kasi nagpo-post rin naman kami ng mga info about sa mga tournament, mga kaibigan. And marami pang tournament, mga kaya huwag kayong mag-alala. The problem is, yung namintis ng Mineski, yung pinakamalaki pang tournament sa lahat eh. Silipin naman natin ang Weaver dito playing with noobs now up to with a ultimate orden hand of Midas plus power trade siya rito. Medyo nagkakapera na siya rito pero it is a 3,000 gold discrepancy between Void and him in this game. So medyo kalungkutan Kuya Eddie para dito sa main carry hero which is the Weaver. Dahil medyo mabagal yung farming niya. Now 23 minutes into the game. In terms of gold, Mineski is currently ahead by 5,000. And in terms of experience, it's just a 2,500 lead. Going also in the way of Mineski dito. And Mineski, medyo nagkaroon ng ceasefire tayo mga kaibigan. Void is now up to 2,600 gold. Ano kaya ang bibilin or next item dito para kay Mr. Paseo? Let's see mga kaibigan. So, tingnan muna natin. Kalma lang. Ito. Balik tayo sa laban. Duno, paano ba maging caster? Sabi nung isang tropa na. Ewan ko, baka dapat mag-stream ka. Gawa ka ng following. Dapat siguro meron kang technical, marami kang alam in terms of game na gusto mong i-cast. At syempre, kailangan mo discover ka. Pero pwede ka rin gumawa ng sarili mong channel eh. No? Marami naman, free apps lang naman itong mga ito. Yung mga XSplit. Yun yung XSplit, yun yung ginagamit for streaming. Yun yung streaming app. Tapos mamili ka kung saan channel mo gusto siyang ipalabas. Kung sa Twitch ba, sa Ustream. Pero usually, pag game yung gusto mo, sa Twitch TV yan. Balita ako, bibili daw ng Google yung ano, Twitch TV ah. So, mabubun, malapit niya yata maging Google to. Pero eto, tignan natin, Jay, medyo nag-aasim na naman siya rito. Pero he will just escape. Dito mga kaibigan, 11 to 14 is still our score. At eto na si Sad Boys. Gumamit na naman ng Chrono rito at pinatay niya si Earthshaker. Kalungkutan and Void is eating the support of the opposing team dito mga kaibigan. Now up to 3,600 gold. Napakarami ng pera dito for Mr. Paseo. And Void, now with a 7-1-0 record dito, ang dami ng CS ni Void. Jay with the double kill, nagkaroon ng kaguluhan dito. And Jay with the BKB in this game, nakapatay siya rito ng SD and Mirana. So Mineski is pulling away in this game mga kaibigan. At unti-unti na silang lumalamang dito. And Warrunner going for a Sanjay recipe dito mga kaibigan. Mukhang bibu siya rito ng ano. Uy, mukhang aga ni Scepter ang trippings dito ni Mr. Paseo mga kaibigan. At tignan natin kung effective ba to. And Void now secures a Aghanim Scepter. Eto na, malapit niya na makakuha yung Aghanims niya. So mas mabilis na cooldown yan. And Mineski pressuring here the mid lane. Jay is there, tignan natin kung tatalunan siya dito. Warrunner needs to be careful. He is also very low on HP. That's down to 50% HP dito. Earthshaker, meron ng dagger dito. Kailangan mag-ingat ng Mineski. Warrunner, there's the searing arrow. Tignan natin ang gagawin dito. They are chasing Jay, pero hindi nila ipupwesayin ang issue rito. And Jay, nangungulit-ngulit pa ang tigas ng ulo ng Yakum mo. Pero ito, Void. Chrono is up on the Void. Let's see kung papasok siya rito. And there will be a blink out coming from the center. Warrunner, Paseo showing patience in this game. And he will farm in the mid lane. There's the ulti coming from AA. SD will be hit by the ulti. At masakit yan para sa support dito ng Imperium Pro Team. And there's the arrow
Arrow won't hit, mga kaibigan. Searing chain dito. And Boyd chasing. There's the time walk coming from Boyd. But he will let Papi's ultimate instead. They will go for the tier 2 tower in the mid lane. And Paseo securing also that tower. And there's another arrow. Pero arrow hindi na naman tatama dito. At naiipit na rito sa base nila. Etong ano. Boom! Tinamaan ng ultimate. At naku, Weaver, mukhang mamumroblema. There's the vacuum. Disruption, mga kaibigan. Arrow and Weaver. Makakatakas pa rito. But there's the chrono coming from Boyd. Ito na si Boyd. Hampas, hampas ng galit. Panggigante ng kapi. Yabby Ballers, palo-palo. There's the Echo Slam. Pero naka-BKB. Double kill at mag-aabol si Paseo rito. Tignan natin kung papasok siya. Here is the lip-in coming from Mirana. Pero medyo mali ang pinasukan liga. Pumana ang kuya mo. Pak, pak, pak. Overgrowth. Triple kill. Ay hindi, nagaw ng threat dito. IPT will lose 3 hero on that sequence, mga kaibigan. And it is 11-20 ang ating score dito. Again, this is the game 1. This is Mineski versus IPT for your Gigabyte Mineski Pro Gaming League 6-5 and Paseo. Talagang pinanindigan niya na ang hard carry role dito, mga kaibigan. At nakita nyo naman, naka-aganim sa MBKB plus MOM dito. Si Mr. Paseo, napakakati Kuya Eddie. 28 minutes pa lang ang nakakalipas dito. So, babatiin ko na lang kayo later after this game. And Jay is now also up with a BKB at meron siyang claim war. Mukhang magbabattle fury siya dito. At maganda synergy ng Boyd and ano rito ah. Ember Spirit, kasi pwede pa rin mag-slide off sa loob ng chrono rito si Mr. J. At eto, nag-aamba-amba ang kuya mo rito. But there's the ulti. He will hit 3 hero at mapupwersang bumalik dito ang IPT. And here comes Faceless Boyd. And there's the chrono coming from Boyd. He popped the BKB at mapupwersa siyang lumabas dito. Tingnan natin, tuloy-tuloy pa rin ang palo. Hamba-hambalush. And the arrow will hit Boyd, but Boyd has the BKB. There is the vacuum. Ember Spirit, nako, medyo kalungkutan dito. Oy! Earthshaker going in. Puno, tinubuan ng maugat-ugat, mga kaibigan. At eto si Faceless Boyd, naghahabol pa kuya mo rito. And Lee Weaver, nakikipagpalakasa, nakikipagpatindihan. Oy, but Ember Spirit escaping just on time dito, mga kaibigan. Eto pa si Faceless Boyd, dumahabol pa rin si Weaver dito. Naku, nasiring chain sa mukha, time lapse out. And they will lose 2 hero dito, mga kaibigan. And it's 11 kill advantage going for Mineski pa rin dito. So kalmalilong lang tayo dito, mga kaibigan. Kalma-kalma lang, easy-easy lang tayo. So Mineski playing it safe, mga kaibigan. Hindi nila pupwersahin ng issue. And medyo nagkamali sa Paseo doon. Chrono hitting only 1 hero dito at mukhang they will try to go for rush dito, mga kaibigan. Anong bibilin, anong next item nitong si Boyd? At eto na pag 1-on-1 with a great one, mga kaibigan. Hambalos-hambalos lang kay Morosian dito. Yakang-yaka. Yaka Bells. Yappy. Yappy Bowlers. And Weaver now up with the Manta style. Pero hindi yung defensive item. He is just 1300 HP on him. Pag tinamaan siya ng ulti ni Apa, kawawa siya rito. Especially pag pumasok siya sa chrono rito. And here comes the Roshan defense. Oy, but they will hit the arrow on Boyd. Yun, low. Rocknay 2. Sorry, nawala tayo, mga kaibigan. Kalma lang tayo. So 1,300 online. This is just game 1, mga kaibigan. Meron pa tayong game 2 ng matchup na to. This is just a best of 2 para sa play down ng MPGL. So kalma lang. And Dark Syrup, Mr. Vash now going for repressure, mga kaibigan. At repressure na siya rito. Padating na ang repressure ni Kuya Bash dito. And tinuloy na ng Mineski. Pinwersa nila lang ang issue, mga kaibigan. They go for Roshan dito.
So siguro in between breaks and games, mga kaibigan, pwede kong sagutin yung mga tanong nyo. Basta may sense yan, ha? O kaya nakakatuwa, sasagutin ko rin pag nakakatuwa. Pwede nyo akong i-tweet sa Twitter, I am Duno, kung gusto nyo, para magkaroon din kayo ng mga info tungkol sa mga magaganap na tournament at sa mga upcoming event pa. And Mineski going for Roshan dito. They will have about to take Roshan. And Paseo will get the Aegis. He also... si JM makakakuha ng Aegis dito. At meron na siyang Eagle Song dito. Meaning, he will try to go for Butterfly in this game. Let's see the gold going in the way of Mineski. It's a 15,000 gold in advantage in terms of experience. It's also a 15,000 experience advantage going in the way of Mineski. They are actually up by 11 kills in this game. So, expected na yan for Mineski dito. And Boyd is 9-1-3 in this game. And Jay securing that much needed Battle Fury for damage dito. And they will use strength dito as the lead scout dito. Tignan natin kung makakaspot sila rito. So, IPT medyo scattered dito sa mapa natin, mga kaibigan. Hindi sila gumagawa ng kahit anong aksyon para makabawi sila rito. Instead, they are trying to farm dito para makahabol sila dun sa gold discrepancy between IPT and Mineski dito na sobrang laki, 15,000 gold difference dito. Sir Duno, pa-apply naman ng pagiging caster. Di ko alam eh. Di kasi ako kumukuha ng caster eh. Sila Lone and Trek yata, pwede silang kumuha. Actually, nangangailangan kami ng mga caster eh. Kasi medyo marami kaming event. May mga ESL pa tayo. Nangangailangan din kami ng mga LOL casters, mga Dota 2 casters. Kung Hearthstone, baka kailangan din namin. Baka lang. Hindi pa naman sure. Pero tingin ko anong nangangailangan. Sa Dota 2, marami kami yata ng kailangan. Kasi madami masyadong event. FPGL Class A classes, ESL, madami. So, baka may opportunity, pero hindi ko pa naman sure. Tatanong ko mamaya. And Mineski taking one tower at a time dito, mga kaibigan. And there goes Boyd. Mag-aabol sila rito. Mirana nasa gitna na puno. There's the Chrono coming from Boyd. And he will chase down Earthshaker at Hambalos, Yapi! And there's the... tignan natin kung anong plano rito by Faceless Boyd. Grabe naman yung Boyd. Boom. Boom, panis. At mayaman na mayaman itong Faceless Boyd ni Mr. Pasexy dito, mga kaibigan. At butterfly na siya. So, kalungkutan, Kuya Eddie. Tuloy-tuloy lang ang pagpapayaman dito ng Faceless Boyd ni Paseo. And actually, he can abuse the Chrono dahil naka-aganims na siya rito. Sino si X-Lucky, Kuya Duno? Si X-Lucky, siya yung number 5 top MMR sa buong Southeast Asia region. Alam ko, hindi ko alam kung ano siyang team eh. Pero balita ako sa MSI yata siya maglalaro eh. Standing yata for MSI. Kinuha siya nung manager yata ng MSI. Hindi ko lang sure ha. Hindi ko alam may mga balita dyan. So, tignan natin ang plano rito for Mineski, Boyd, now center war runner now with the Heaven Salver dito. Tignan natin kung makakounter nila etong si Faceless Boyd, pero Faceless Boyd got a BKB dito. And here is Jay beating himself dito, now securing a Battle Fury and now up with a Chrysalis in this game. So mayapakayaman Mirana. Actually mahirap tong Mirana na to ha. Maelstrom, Yasha, and Drums. Hindi ka makakasabay kay Faceless George pag ganyan lang ang item mo. So medyo things are looking bad for Imperium Pro Team in this game. They need to add more item in order na makasabay dito sa Mineski. And Mineski, iniiwan sila rito ng sobrang bilis. And Mineski is now up by 20,000 dito in terms of gold. But Mineski, tingin ko, not looking to finish this game pa, mga kaibigan. Pero in terms of map control, they are technically
controlling 80% of the map. As you can see, hindi makalabas dito ang mga hero for IPT and they are turtling in this game. Weaver is up to 3,200 gold, mga kaibigan. Pero Manta and Midas lang siya. Kakakapusin din yan, parang sa Mirana niya. At mukhang Mineski will now go for high ground dito. They are now banging the tower. Boyd is leading the way. At wala siyang pakialam sa mga APs dito, mga kaibigan. Tag-tag. Mala construction worker na banatan. At aalis ang kuya mo rito. Pak. Mala construction worker pumalo. Si Faceless George dito. AA. Wala. Sitting pretty lang ang AA. Now with the Aghanim Scepter dito. Pabato-bato na lang ng ulti sa gitna yan. Sinabi ko na sa kanila na if ever Meat loses game 2, they will go for more bling nila kills doon, mga kaibigan, kasi it's all or nothing for them. At mukhang nagtagumpay nga sila sa plano at nakuha nila yung more bling. Hindi lang yun, hindi lang sa more bling yun eh. Meron din silang Doombringer and Batrider, which is actually two heroes na nakakairita, kasi hindi lang si Morbling ang problemahin mo, they are the one who will initiate. At eto, there's the Chrono coming from Boyd at monster kill dito. Mirana nakipagbakbakan sa kuya Boyd mo dito at kinakain siya ng buhay dito, pero there's the vacuum. Mirana going down, echo slam sa muka, and oy, living armor and time walk out dito. Four heroes are down for IPT and they will force the buyback on the Mirana dito, and Mirana and Weaver is the only two heroes alive dito. But Red Protector mamamatay dito, so Mineses loses strength, but it's IPT losing four heroes in that sequence, and everything is going good for Mineski, mga kaibigan. It's 12-27 ang ating score dito. At eto, Faceless George, Shappy Ballers. Yaman talaga ng Boyd. Mahirap na pigilan to. Boyd and Ember, dalawa po problemahin mo. Boom! Panis! At eto, trabaho lang si Mr. Paseo rito. Tinatrabaho lang ang Tore. Oh, ayan o. Eto, lubog. Tingnan natin kung mapapanaan nila. There's the fissure. And here comes the Searing Chain. Vacuum on the wall. Tingnan natin kung magkakabakbakan. Buhay pa rin dito si Faceless George. Ember Spirit chasing Mirana rito. At nagkakamicroan tong dalawang team na to. Babalik si Boyd. Meron siyang Chrono rito. Center War Runner is there. Tignan natin kung tatalon si Boyd. They got also the wall dito. At eto. Trabaho lang Kuya Eddie ang ginagawa dito ni Faceless Boyd. So, BKB is now up again on Boyd. Chrono is also up. At walang magagawa ang IPT to defend their mid lane barracks dito. At tinatrabaho na ng construction worker na nagngangalang Paseo. There's the disruption. Will they try to go? Here comes the initiating stun. Chrono hits 2. At eto si Boyd sa loob. Pinapalo. Nyapi. Lakos. At mukhang magkakaubusan ng lahi dito. But Jay going down also in that sequence. At nasa na si Faceless George. Ito namang tier 3 tower sa bottom lane ang pinag-tri-tripan ni Paseo rito. Wala siyang pakialam sa mga kalaban dito. Trabaho kung trabaho lang. Trabaho, creeps. Palo sa mukha. Yappy bowler. Op! Nako. Boom. At kita nyo naman, mga kaibigan, nangalay na si Boyd sa kapapalo. And mukhang Paseo is looking to finish this game, mga kaibigan. And Mineski, I think it's safe to say, will win game 1 of this best of 2. There's the Ego Slam. Here comes, they are going for Paseo dito. But here, the ultimate hit. Palo ni Paseo. Time walk out just in time. There's the living armor. Oy! Chrono sa mukha. Palo ka, boy. Yapi. Oy, nasama pa sa loob ng Chrono. Napakamalas. Pinagpapalo ang ulo. There's the disruption, pero aabutan ata siya rito. BKB sa mukha. Palo. And holy mackerel. And double kill. Holy shit for Mr. Paseo. They managed to take down 2 lanes dito. Grabe ang Faceless Boyd ni Paseo. And 15-34 ang ating score dito. Napaka medyo one-sided yung laban, pero maganda rin ang pinapakita rito of Imperium Brew Team. Of course, Mineski, the all-time favorite dito pagdating sa mga sa Pilipinas because of the experience of the team, na alam mo naman batak to eh, nakipagdigmato sa mga top
tier team ng C. Kamakailan lang, kaya alam mo naman na may laro talaga Mineski. Even though natalo sila, alam niyo naman. Hindi naman sila natalo ng kahiyahiya. Natalo naman sila ng may dangal. Diba? And proud kami sa kanila. Proud pa rin kami sa kanila. Hindi pa rin namin papapalit ang team na to kahit kaninong team. Well, talent-wise, napakalakas nila. Pero in terms of decision-making, I think, kailangan yun doon sila mag-improve. Kasi nandito na lahat ng talento sa nakailangan ng Mineski. Ng component eh. Ang kailangan na lang nila is yung decision-making nila. Which is, yun nga, yun yung naging malaking pagkakamali nila nung nakalaban nila yung Mitras ng Thailand doon sa very crucial game 3 nung elimination, mga kaibigan. So kalungkutan, Kuya Eddie. Pero ito, tinatapos na dito ang gera. Si Jay nakikipagdikman now with the triple kill. Tinutong ginagawa niya tong Katsu, mga kaibigan, yung kalaban. At ito, hinihiwa niya ang ipis. Triple kill, napakasakit ni Kuya Jay Morito. May burisa na, may Daedalus na. At trabaho mula kay JN Paseo dito. Naman o, Daedalus at Battle Fury. So, di ba? Napaka lungkot, Kuya Eddie. So, marami-rami pa tayong laban na ikakas, mga kaibigan. Mga 5 games pa siguro, 7 games or 8 games pa tayo ngayong gabi. Hanggang mamaya pa tayo dito. So, kalma lang kayo. Trabaho. At balak na tapusin ni Paseo to. Tignan natin kung naghanap sila ng papatayin. At mukhang magkakabakbaka dito. There's the wall. And there's Jay with the dominating. Ginawa niya tong Katsu, yung Shadow Demon dito. Op. Na-heaven salver ang kuya mo. Uy. Double wall. Gumuhit ng ex Jesse Bash. At eto, Chrono pero binaki yung palabas. Boom pares. Palo sa buka. Tongkatsu. At nagkaubusan dito, mga kaibigan. Nagkaubusan ng lahi. And this is it, Pansit. Gigi Call coming from IPT and Mineski will win game 1 dito. At papakita natin, mga kaibigan, ang mga susunod nating laban dito. And that is Mineski winning game 1. At yan pa mga laban natin. Game 2 is next, so hintayin natin. At mamaya 5:30, it will be War Gods Woods versus his old team dito. At sa last game natin, it will be CNS versus War Gods mamayang 8:30. So kalma lang tayo, mga kaibigan. Binabati ko lahat ng nanonood ulit sa live stream natin, sa mga nagpapa